What is the secret to become successful in the multi-level marketing business, especially in unified products and services? Hello and hello everybody, good morning. I'm Arian Jane Aloy, a former teacher but right now a full-time entrepreneur of unified products and services, at the same time building people's skills in the business. A lot of people po nagtatanong, what is the secret to become successful in the multi-level marketing business, especially in unified products and services? If you want to become successful, simply copy, follow, and listen. Do what they are doing, think the way they are, and act the way they are. But personally, my secret of success in the business or my success in unified products and services, number one po is your deepest why. So, dapat malalim yung deepest why mo or reason mo bakit mo gagawin ang isang bagay o bakit kailangan mong ituloy ang negosyo na to. Your motivation, it serves as your inspiration or yan yung magtutulak sa'yo na idudulo mo siya. So along the way, you might encounter a lot of discouragement, a lot of rejection. Pero pagklaro sa'yo kung bakit mo ito ginagawa, ang business, itutuloy mo siya whatever it takes. Pangalawa po yung tinatawag na good listening and learning attitude. In the business, you have your mentor. Kailangan mong makinig sa kanila. Kung ano yung sasabihin nila, huwag kang magtanong. Tanggalin mo na yung kasi-kasi sa katawan mo. Or if you have those excuses, tanggalin mo yan. You have to listen. Pag sinasabi ng mentor mo na ito yung gagawin mo, huwag ka nang magtanong. All you have to do is follow. Kasi wala siyang ituturo sa'yo na hindi mo ikakamuti. Pangatlo, you have to be consistent. Kung ano yung nasimulan mo, tuloy-tuloy mo talagang gagawin. Yung iba kasi kadalasan, and almost of them, nag-franchise ng Unified Product and Services, nag-franchise, sabing hahatawin, 2 buwan, 3 buwan, 6 months, nag-stop. It's because hindi kinayanan yung pagod, hindi kinayanan yung puyat, kasi dito po talagang mapapagod ka, talagang mapupuyat ka, and you have to invest a lot of effort and money to run your business. So you have to be consistent from the beginning until matamaan mo yung success na pinapromise or pinangako ng Unified Products and Services. So yung success mo po, nakadepende sa galawan mo if you are consistent. So if you're not consistent na ginagawa yung mga dapat mong gawin na mga activities, don't expect na you will become successful or tatamaan mo yung tinatawag na success ng Unified Products and Services. Pang-apat, you have to be humble. So magaling ka man sa field mo, mataas ang pinag-aralan mo, nung pag sumali ka sa Unified Products and Services, you have to be humble. Kailangan mong makinig sa mga tao na nauna sa'yo kahit mataas pa yung pinag-aralan mo. Or, if you are a leader na natamaan mo na yung success, yes, or top earner ka na, kailangan mo maging humble pa rin. If you are humble, you will never go wrong. Huwag feeling yung alam mo na lahat tapos nagfi-feeling magaling ka. So, tanggalin mo yung attitude na ganyan. Pag alam mo na, pag malupit ka, kailangan mo pa rin makinig. Panglima na ginagawa ko po, personally, ito yung ginagawa ko, prayer. So, prayer po talaga. You have to be prayerful. Kailangan mong ipagdasal yung team mo, kailangan mong ipagdasal yung mga tao na ma-encounter mo, na open ng Panginoon yung heart nila para tanggapin itong magandang negosyo na bigay ng Unified Products and Services. So, ayan po, number one is deepest why, kailangan malalim, JLLA, kailangan malalim yung JLLA mo. And pangatlo, you have to be consistent sa mga activities na ginagawa mo. Pang-apat, you have to be humble. Okay, mag-feeling magaling. Pang-lima, you have to be prayerful. And of course, dapat mayroong target na goal na dapat mong matamaan. Para pag may goal ka, yung activities mo, alam mo kung ilang tao ang kakausapin mo, alam mo kung ilang activities ang kailangan mong gawin, o alam mo yung mga katawan mo. So kailangan may goal ka para meron kang target na natatrabahuin. Kasi mahirap din yung humahataw ka na wala kang goal. Parang yung hataw mo, tira pasok lang. To become successful in Unified Products and Services, gawin nyo lang yung mga bagay-bagay na dapat ninyong gawin. Again, para maging successful, you have to act like a millionaire kahit hindi ka pa millionaire. Think like a millionaire. Talk like a millionaire, especially pag baguhan ka pa, hindi ka pa talaga ganun tumama. Pero one of the secret din is yung tinatawag na law of attraction. Kailangan mong i-attract yung mga bagay-bagay na gusto mong maabot.
Okay? And of course, yung tinatawag na paskit-inggit. Yan, nainggit ka sa mga resulta ng mga tao na tumama sa Unified Products and Services. Because eventually, pag nainggit ka sa kanila, positive-inggit ang tawag doon. Pag nainggit ka sa kanila, yung nangyayari sa kanila, mangyayari din sa'yo. Kasi yan po ang nangyari sa akin. Noong una, nagkaroon ako ng positive-inggit. But because of that positive-inggit, natamaan ko yung resulta kung ano meron ako ngayon. So, grabe po, everyone. Thank you for always listening sa mga videos ko, and thank you for following me. And please, don't forget to subscribe my YouTube channel. Once again, I'm Arian Jane Aloy. Simply but moving beyond limits.